Ilang beses na kinatok ni NCRPO Regional Director Police Chief Superintendent Guillermo Eliazar ang opisina ng commander ng PCP-1 ng Pasay Police, pero walang nagbukas ng pinto. Yun nga lang napansin ni Eliazar, hindi nakalak ang doorknob. Pero may double lock ito na sa loob lang nabubuksan. Agad niyang pinatawag ang Deputy PCP Commander na hindi man masabi kung may tao sa loob o wala. Maya-maya pa na pag-alaman na may pintuan palang opisina sa likod. Nakabukas ang pinto pero walang naabutang tao sa loob. Naiwan ng tatlong baril ang PCP Commander na si Chief Inspector Alan Estrada. Nakalagay malapit sa kama ang wallet at iba pang personal na gamit. Ang problema nakita natin is that nakalak ang pinto from the inside and then sa back door, doon nga'y nakitang bukas at naandun ang mga baril niya, naiwan pati mga gamit kagulo. So we have to check kung ano ba talaga ang nangyari dito. Malamig pa sa kwarto, we can conclude na kaalis lang niya. Pwedeng habang kumakatok, eh may tinatago kung bakit ayaw kong harapin. There could be reasons. Ilang beses din na tinawagan sa Estrada pero hindi ito sumagot. Pinag-utos na Eliazar na sibakin sa pwesto sa Estrada at pag-reporting sa kanya ngayong umaga. As per instruction ng Regional Director, we will automatically relieve the PCP Commander. And we will conduct investigation relative to this. Ang Deputy PCP Commander naman, itinanggi na pinagtatakpan niya sa Estrada. Nakontak pang araw niya ito at sinabing nasa PCP si Eliazar. Hindi ko pinagtatakpan ng hepe ko, ma'am. Kasi yun naman ang kabilin-bilinan ng RD natin na huwag na huwag tayo magsinungaling. Bago yan ay ilang police station pa ang inspeksyon ni Eliazar. Kabilang na ang PCP-1 ng Mandaluyong Police. Napansin niya mga upos ng sigarilyo sa likuran bahagi ng PCP. Pinagsabihan din niya mga pulis ng punta PCP sa Santa Ana dahil maraming kalat sa istasyon. Maayos naman ang sitwasyon sa Santa Mesa Police Station, Labores PCP, Santa Ana at Malate Police Station. Well, in general, I'm satisfied but maraming improvements tayo nakita. Kagaya nabigit ko nga, one of my mga programs is yung cleanliness ng opisina at ng surroundings. At nakita natin na it has to be inspected. James Agustin, GMA News.